na gayo magamit lamang ang papel at unan. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ang mga nagko-comment dito sa ating video, dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Dahil ngayon po ay napakarami pong hindi maganda or mga manluloko na ginagamit yung aking pangalan upang makapang-scam. So ayun po, iwas po tayo sa mga scammer and ayun, ituturo ko sa inyo paano po magayuma yung partner ninyo, lalo na kapag mahal na mahal ninyo at ayaw ninyo na ito po ay makawala sa inyo. Ito po ay para sa inyo kung ikaw po ay sobrang nagmahal at ayaw na ayaw mo or takot ka na mawala ang taong minamahal mo sa iyo. Ito po ang the best mong gawin upang yung partner ninyo po ay manatili na nandyan lamang sa inyong tabi or manatili sa relasyon ninyo na ni kailanman ay hindi niya magawang tumingin sa iba, although titingin naman sa iba, ngunit wala itong yung tipong hindi siya maaakit sa iba. So ito po ang aking ituturo sa inyo ngayon. Ito ay pwedeng gawin sa kahit magka-LDR, sa magka-malapit, sa babae at lalaki to lalaki. Pwedeng-pwede po. And syempre lahat naman or pwede sa babae at lalaki na mag-partner higit sa lahat. So dito po is kailangan natin ang ating gagamitin. Napakadali at napakasimple lamang ang ating gagamitin dito na bagay or materialis is, ayun po kung nababanggit or natandaan ninyo is nabanggit ko po yung unan at papel lamang. Maliit na pirasong papel lamang tulad po dito. And syempre panulat na rin. And kung meron kayong pulang panulat, mas maganda na pula na panulat ang ating gamitin. And kung wala naman kahit anong klaseng panulat na lang, pwede. Basta ang importante po ay buo ang loob ninyo na gawin ito. Malakas yung tiwala ninyo dahil yun naman talaga ang pinaka-importante sa ating mga ginagawa. Kapag gumagawa tayo ng ritual is ang tiwala, buo ang loob. At hindi po ito dapat o hindi ka dapat nagdududa. So, ayun po kung isa ka sa mga gusto na magayuma yung partner ninyo dahil mahal na mahal ninyo ito at ayaw ninyo mawala, is gawin po ninyo ito. Ngayon kapag ready ka na and kiniklaim mo na sa inyong sarili na ito ay gustong-gusto mong gawin, ay pwede mo na itong umpisahan. So, ganito po ang ating gagawin tulad nito. Kung nakikita po ninyo ang aking sinulat sa papel, ito, dito po ay pangalan mo na ikaw ang gumawa. And dito, sa pangalawa, is pangalan niya or pangalan ni target ng partner mo. So, kapag naisulat nyo na, pangalan at apelyido po ha. Kung nakikita ninyo is meron itong bilog. So, meron itong bilog. Bibilugan mo ito ng tatlong ulit. So, habang binibilog mo ito or binibilugan mo yung pangalan mo, paulit-ulit mo sasabihin yung pangalan niya at apelyedo. And dito rin sa kanyang pangalan niya at apelyedo habang binibilugan ninyo. Yun po ang paulit-ulit ninyong sasambitin. Ngayon, kapag naisulat nyo na ito, tutupiin nyo lamang ito ng papunta po sa inyo. So, tutupiin mo lamang ito ng papunta po sa inyo. And itong papel na ito ay ilagay nyo ito sa ilalim ng inyong unan. And kapag nailagay nyo na ito sa ilalim ng inyong unan, bago kayo matulog sa gabi, ang gagawin po ninyo, hahampasin po ninyo ang inyong unan ng tatlong ulit. Bago po ninyo ito higaan o bago ninyo ito gamitin, hampasin ninyo ito ng tatlong ulit sabay sambit ng kanyang pangalan at apelyedo. Mamahalin mo ako o magagayuma ka sa akin. So, hampas muli pangalan apelyedo, magagayuma ka sa akin. So, depende po sa inyo kung ano ang mas madali or mas comfortable kayo na sasambitin or sasabihin ninyo. Depende po sa inyo kung ano yun na sa puso ninyo, susundin ninyo. Ang importante po, ito ay buo ang inyong loob at ang importante ay naniniwala kayo. So, ayun po, yun po ang inyong gagawin
sa loob ng 3 gabi sa paggamit ninyo ng inyong unan. So kunin niyo lamang or ilagay niyo lamang ito, hayaan lamang sa ilalim ng inyong unan ang papel at saka ninyo ito gamitin 3 gabi po ninyong paggamit nito or hihigaan ito sa ilalim ng inyong unan. And again po, bago kayo matulog sa gabi, hampasin niyo muna ng 3 ulit yung unan ninyo bago kayo matulog sa gabi. Kailan ito pwedeng umpisahan or gagawin sa pinakamalakas na araw, Tuesday and Friday, or di kaya ay kabilugan ng buwan, depende po sa inyo. So sa oras naman is wala namang problema as long na mas nangingibabaw yung buo or buong tiwala ninyo. So ayun po, salamat po sa inyo, bye bye everyone, God bless us all.